Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ay nagpahuli at nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang karawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niya na ibibigay sa dalaga ng mga hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Dalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman dito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuhang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sensitibo ang ating mga pagbasa ngayon dahil ang ating pagbasa ay tungkol sa death penalty, no? Sa unang pagbasa, tungkol kay Propeta Jeremias, dahil sa itinuturing na kritiko ng pamahalaan na isang patayin. No? Sa atin ng mga ebanghelyo ay ganun din. Si Juan Bautista naman ay palaging pinagsasabihan niya ang haring si Herodes na kasalanan ang ginagawa mong pakikisama sa asawa ng iyong kapatid. No? At dahil dito ay galit na galit sa kanya si Herodias na kinakasama ni Herodes. At naghahanap lamang ito ng pagkakataon na ipapatay itong si Juan Bautista. At nakatagpo nga siya ng isang pagkakataon sa birthday ni Herodes na ito'y nagbitaw ng salita na kahit kalahati daw ng kanyang kaharian ay ibibigay kapag ito'y hiniling ni Salome na anak ni Herodias. No? Sa nakita nilang pagkakataon yon. At yun nga ang hiniling nitong si Salome, no? Ang ulo ni Juan Bautista. At dahil itong si Herodes ay labis na mayabang, no? Kahit alam niyang wala namang kasalanan itong si Juan Bautista, ay dahil nabitawan niya ang salita na ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian, ay tinupad niya ang kanyang sinabi. Kahit walang kasalanan si Juan Bautista, ito'y kanyang pinapugutan ng ulo. No? So gaya ng aking pasimula, napakasensitibo ng ating mga pagbasa dahil ito ay lapat na lapat sa ating pinagdadaanan ngayon. Ano? Kasi isa sa mainit na isyo ngayon ng ating hinaharap ay ang pagbabalik ng death penalty. Okay, gaano makaganda ang layunin nito ay unang-una dapat nating tandaan na Diyos lamang ang may kapangyarihan na bumawi ng buhay. Ang Diyos lamang ang nagbigay, ang Diyos lamang ang babawi ng buhay. Wala tayong karapatan, gaano mang kasama ang isang tao, ang Diyos pa rin ang may pasya at may kapangyarihan sa buhay ng tao. At ang nalulungkot, gaano nga kaganda ang batas. Palagi pa rin nakadepende sa nag-iinterpret ng batas ito. No? Halimbawa, may nagsasabi pa nga na nababatay daw sa Biblia ang death penalty. No? Sinasang-ayunan daw ng Diyos ang death penalty. May nagsasabing ganun. So palaging nakadepende sa nag-iinterpret ng batas. Kaya nakakatakot ito, no? At alam naman natin, batay sa kasaysayan ng mga bansa na dating merong death penalty, hindi naman talaga ito deterrent sa paggawa ng krimen. No? Batay sa pag-aaral, batay sa statistics,
ay hindi naman nababawasan, hindi naman nakabawas ito ng krimen sa mga bansang may death penalty. At nakita nga ng mga bansa na this is barbaric, no? Sa panahon natin ngayon, sa isang makabagong mundo na ating ginagalawan, death penalty has no place. Kaya nga, nakalulungkot na dati na tayo may death penalty, nakitang wala naman itong naging kabawasan sa krimen, so ito'y inalis, ngayon gusto na namang ibalik. No? Talagang wala tayong natututunan. Parang hindi natin pinag-aaralan ang ating mga karanasan. Kaya nakakalungkot. Kaya nga makikita natin mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay buhay na salita ng Diyos. No? At marami nakalulungkot na maraming hindi nakakaunawa sa gawain ng simbahan. Ang gawain ng simbahan ay ang gawain ni Kristo. May threefold mission si Kristo ng magkatawang tao anak ng Diyos. Ang maging pari, ang maging propeta at ang mga haring lingkod. Ang gusto lamang makita ng tao sa kay Kristo, maging sa simbahan, ay ang pagiging pari. Subalit isang mahalaga at kapantay na misyon ni Kristo, gayon din ang simbahan, ay ang pagiging propeta. At bilang propeta, talagang kailangan ka magsalita ng katotohanan, batay sa katotohanan ipinatatatag ni Kristo. At pag sinabi ng Diyos na ito'y masama, ito'y bawal, dapat ipahayag din ito ng simbahan na ito'y masama, ito'y bawal. Hindi pwedeng baguhin ng simbahan ang batas ng Diyos. Ang simbahan ay tagapagpahayag lamang kung anuman ang batas na pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga pag sinabi ng Diyos na bawal pumatay, huwag kang papatay, yan din dapat ang ipinapahayag ng simbahan. Hindi ito pwedeng baguhin ng simbahan. Anuman ang kondisyon, no? Hindi pinagbabawal ito ng Diyos. At dahil ito'y pinagbabawal, ito'y masama. Sapagkat ang batas ng Diyos ang batayan natin kung ano ang tama at matuwid sa mundong ito. Hindi ang human reason. Dahil kapag human reason ang pagbabatayan natin kung ano ang tama at matuwid sa mundong ito, mapapariwara tayo. Sapagkat alam natin na makitid lamang ang kaisipan ng tao, limitado ang kaisipan ng tao. Kaya nga dapat na ang mga pagbabatayan lamang natin kung ano ang tama at matuwid ay ang batas ng Diyos.